Greetings mga migs, welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin itong Anima Christi na dasal. Kasi sabi ko sa inyo, mayroong Anima Christi na dasal na edited o corrupted, binago at dinagdagan ng mga okultista. So nawala na yung sense o yung kahulugan na dasal na galing talaga sa simbahan. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago akong YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ito na mga migs, ito yung sinasabi ko na corrupted na Anima Christi. So, ito yung dasal na dapat sana ay invocation of the Spirit of Christ. Pero anong ginawa ng mga okultista? Dinagdagan nila. Tapos, pagdating sa dulo, hindi na si Kristo ang tinatawagan. So, pakinggan natin at explain natin yung mga dinagdag nila. So, itong nasa kaliwa, ito yung version ng mga okultista. So, kaya nilagay ko sa kaliwa. So, itong sa kanan, so ito yung tunay na dasal. Ito yung mula sa simbahan. Kung mapapansin ninyo, dito sa tunay na dasal, itong nagmula sa simbahan, Aqua Lateris Christi Lavami. Ang ibig sabihin yan, tubig na nasa paligid ni Kristo, hugasan mo ako o linisin mo ako. Ganyan yung ibig sabihin niyan. So ito yung dinagdag ng mga okultista. Gumawa sila ng sarili nilang version. Itong nasa kaliwa ha, basahin natin. Aqua Lateris Christi Purissima Mundami Sudor Vultus Christi Virtusissimi Sanami. Ito naman ang kahulugan ng dinagdag nila. Yung Aqua Lateris Christi, dinagdagan nila ng Purissima Mundami, so the purest clean me. So sa tingin ko di naman masyadong masama. Pero pag gumawa ka ng sarili mong version, para na ring ininsulto mo ang gawa na dasal ng mga taga-simbahan. So ang pang-iinsulto po sa mga dasal na patungkol kay Kristo ay gawain po yan ni Satanas. Magpatuloy tayo doon sa karugtong na dinagdag nila. Sudo Vultus Christi Virtusissimi Sanami. The sweat of the face of Christ, He healed me most virtuously. So yan, dumagdag na naman. Dinagdagan nila ng pawis ni Kristo. So kung ano-ano namang iniisip ng mga taong to. So yan po ang tatawag dyan ay self-worship. Ano po ang self-worship? Ang self-worship po ay, ano yan? Pride yan eh. So, nagpapasipsip ka. Nagpapag-good shot ka. Hindi naman ganyan yung Diyos. Eh, hindi mo madadaan sa pagpapag-good shot niyang Diyos. Nagpapag-good shot ka at the same time, ininsulto mo ang dasal na gawa ng taong, sabihin na lang natin na may dedikasyon kay Kristo talaga. Hindi occult. Kasi hindi naman mga perfect yung mga taong yon. May mga makasalanan din doon sa mga pare at mga obispo. So, hindi natin sila masasabi na 100% na mabuting tao. Pero at least, ang kanilang ginagawa ay focus kay Jesus Christ, kay Yeshua. So, walang halong occult. Itong mga taong to, may mga halong occult, nagpapag-good shot. So, hindi ka man pwede na magpag-good shot sa Diyos at the same time, iniinsulto mo yung ibang tao. Okay sana kung iniinsulto mo mga bobo. Yung mga bobo dito sa social media, comment ng comment about occult, pero wala namang basihan. Pero pag ininsulto mo yung taong may dedikasyon kay Kristo, masama yun. Magpatuloy tayo dito sa mga dinagdag nila. So ito, meron silang mali eh. Inhura mortis miyaye vocami. Siguro hindi na nila alam kung ano yung tamang spelling. So ayan, nakalo-halo na. Inhura mortis voca miyubi mi venere
Tapos meron ng idinagdag. Kaya ako nasabi na corrupted na dasal kasi ayan, nagka-leche-leche na oh. Nagka-mali-mali na yung mga sequence ng mga salita. Kaya nga dapat logical ka mag-isip. Huwag kang pulot ng dasal sa mga makikita mo sa social media. Alamin mo ang mga kahulugan nito. O kung wala mang literal na kahulugan, alamin mo ang pinagmula ng salita kung para saan yon gamit. And as the usual, meron na naman silang idinagdag. So, ponimi, yoksta, utkom, anghelis, et arkangheles, tuis, laudem, te, per infinita, sa ikula, sa ikulurum. So, yan. Aalamin natin mga meaning yan. Ito yung kahulugan. Ponimi, yoksta, ati, utkom. So, kahulugan sa English, put me next to the door so that when your angels and archangels praised you. So, yan. Self-worship na naman. Gusto na naman ng mga okultistang ito na magka-level sila ng mga anghel at arkangeles na pinipraise yung God sa pintuan sa trono nito. Yan yung kahulugan eh. Ang gumawa ng dasal o version ng dasal na ito, yung ng insulto, ay hindi lang basta ininsulto niya ang gumawa ng dasal, pati si Kristo ininsulto niya kasi binabypass niya eh. Dapat dumaan ka kay Kristo. So anong sinabi niya sa dasal niya? Gusto niyang dumiretso siya kasama ng mga anghel at arkangheles. Hindi pwede nang ganun. Pinadala nga si Kristo dito para linisin tayo. So ikaw, nagmamalinis ka sa sarili mo, gusto mo pang dumirekta sa trono ng Diyos. Yan yung sinasabi ko nga, mali yung shortcut ng mga sekretong pangalan na yan. Kasi walang ganun. Nasa Bible nga, di ba, na walang makakadirekta sa Ama nang hindi dumadaan sa Kanya, kay Jesus Christ, kay Yeshua. Ang nag-edit o ang nag-corrupt ng dasal na ito, ay iniinsulto niya si Kristo. Ito yung pinakahuli ah. So, dapat in sa ikula, sa ikulurum. So, hanggang magpakailanman, ganon. Anong dinagdag nila? Per infinita. Anong ibig sabihin ng per infinita? Sa pamamagitan ni infinita. Sino ba si infinita? Siya po ang Diyos ng mga okultista. Ang female version ng infinito Diyos. Ang female version ni Amun-Ra. Si Infinita. Sino ba si Infinita? Siya si Amhuman. Isa po siyang occult deity. So, hindi na si Kristo ang tinatawagan nyo dito. So, anima Christi pa ba ang dasal na ito? Hindi na. It's because may mga dinagdag na. Hindi na patungkol kay Kristo. So, ibang espiritu na ang tinatawagan. At yung sa baba pa, pagkatapos ng Amen, so, anima dominos Dios Sabaoth, Christi, Jesus, 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 Corpus Christi, Body of Christ, Corpus Christi. Meron dinagdag si Atom, Pecatum, Ego Sum. Ang Atom po ay pangalan ng isang elemental o fallen angel. Anong ibig sabihin ng Pecatum? Basahin natin. Ang Ego Sum po ay I am. Ibig sabihin, ako. Pecatum po is, ang ibig sabihin niyan ay kasalanan o makasalanan. So, ito po yung tamang pagka-arrange ng sentence na yan. Atum, pecatum, ego sum. So, literal na tamang pagka-arrange ng sentence ay, ako ang makasalanan na si Atum. So, paano naging Kristo yan? So, si Atum na ang declaration mo. Dapat sana Jesus ego sum. Ako si Jesus. Nasa Bible yan. Pero gumawa sila ng sarili ng version. Atum pecatum ego sum. Ako ang makasalanan na si Atum. O ayan. Paano pa naging anima Christian? Dapat kasi hinahanap niyo yung mga kahulugan bago kayo pulot ng mga dasal. Kasi po sa ibang senaryo, yung iba nag-i-edit o nang i-insulto ng mga dasal, sinasapian sila. Minsan, yung mga demonyo, yung mga titulo nila, hindi yung tunay nilang pangalan na mga titulo lang. So, tulad ng Atom, so nilalagay nila, parang ako yung author niyan. So, parang ano ba, joke nila, yung pang-i-insulto nga, pang-bubuli nga.
So, yan yung kahulugan. So, sino bang dasal, nagdasal dito niyan? Alam mo ba yung kahulugan niyan? So, paano na yan ngayon? Hindi pala si Kristo yung tinatawagan mo. Si Amhuman pala, ang Infinita. Female version ni Amun-Ra. Tapos, si Atom pala, ang may likha ng dasal na yan. So, dinideklara mo pa yung sarili mo na ikaw si Atom na makasalanan. So, paano na yan ngayon? So, hayun na mga migs. So, may natauhan na ba dyan? Kung ayaw nyo sa mga pare, huwag nyo isipin yung mga pare. Isipin nyo yung dasal. Yung tamang dasal na may kahulugan na ang tinatawagan pa rin ay si Kristo. So, I hope meron kayong natutunan sa videong ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kakilala nyo. So, yun na po. Thank you.